What's up mga kapadyak? Sa video na to, frame check lang tayo. Meron tayong frame set dito from Traction. Ito yung Traction Rolo Gravel Bike. Check natin yung weight ng frame, yung specs, kung ano ba yung mga kasama pag bumili ka. Unpack ko muna. Ang SRP ng frame set na to, itong Traction Rolo, is 5.5. Sobrang mura, grabe. 5.5 lang, frame set na. Parang presyong frame pa lang yun sa mga XCM TV frame. Ito, frame set. May fork na, may headset pa. Ang matindi dito, true axle na yung frame set na to. Frame fork na, true axle, grabe. Ito yung fork. So far sa ngayon, wala pang tatalo talaga sa frame set na to. Pagdating sa specs and sa price niya, napakamura eh. Geometry, parang marine four corners. Malakalan, naka-alloy na four corners dito. Aluminum frame, aluminum fork. Kung gusto mo gravel bike, tapos gusto mo magbuo, pinakasulit to na frame set. Tsaka yung isa yung grip. Pero sa ibang video na yung grip. Available din to sa built bike. Tinay ko na mag-canvas. Mapapagastos kapag nagbuo ka kaysa bumili ka nung built bike. Kung ang budget mo mas mataas na sa built bike, sa presyo ng built bike, magbuo ka. Pero kung hanggang dun lang, okay na rin yung built bike. Maayos na din. Ang mali lang dun sa built bike, yung gearing. Sobrang bigat. Ito yung axle. Kaya na-delay ng availability itong frame set ng Traction Rolo. Tsaka yung grip. Nauna yung mga built bike, matagal na. Ngayon lang nagkaroon ito. Kasi eto, naiwanan daw sa factory. Hindi daw nasama sa shipment. Yun yung sabi sa akin. Pero meron na. Kaya available na to sa mga shops. Feeling ko nga nagkakaubusan na nito eh. Ewan natin kung magre-restock uli si Traction ng frame set na to. Kaya kung ako sa inyo, kung trip nyo yung bike na to or yung frame set na to, kumuha na kayo hanggat may makukuhanan pa kayo. Etong frame set na to is papagamit to sa akin ni Traction. Pinapili ako eh kung anong gusto kong gamitin. Kung grip o Rolo. Sabi ko Rolo mas trip. Kung bakit itong Rolo yung pinili ko. Meron na kasi akong CX na modern yung design. So gusto ko naman maiba. Dito tayo sa Rolo. Para classic yung design. Nahanap ko yung ibig sabihin ng Rolo eh. Ang lumalabas yung ano, yung ruler. Sa racing, yung ruler na klase ng siklista, siya yung all-rounder. Hindi siya excellent climber, hindi siya excellent sprinter. Pero all-rounder siya, magaling lang siyang climber, magaling na siyang sprinter. Yun yung ruler. Ruler, French word. Ewan ko ano yung tamang pronunciation kung Rolo o ruler, basta yun. Yung Rolo, parang siguro play on words. Pwede na rin natin itong tawagin na all-rounder kasi pwede mo siyang commuter bike, utility bike, touring bike, setup mo ng gravel bike. Pwede rin. All-rounder talaga. Etong frame set na to. Tapos yung geometry, tama yung geometry. Ang frame size na kinuha ko is yung medium, yung panggitna. Kasi ang sizes niyan, 16.5, 18, tsaka 19. Eh yung 19, feeling ko sobrang laki sa akin. 16.5 na try ko sakyan. Hiningi ko yung sukat nila kasi wala ang geometry chart na available, di ba? Nung binigay sa akin ni Traction yung numbers, nakita ko na pareho lang ng reach. Yung 16.5 tsaka yung 18. Nagkaiba lang sila sa haba ng seat tube. Mas pinili ko yung 18 para lang mas malaki yung area dito. Para sa frame bag. Eh, sugal yun eh. Kasi hindi ko sure kung tama lang yung standover clearance para sa akin. Baka side pagka tinayo ko yung bike. Malalaman ba pag na-setup na yung bike na to? Ito yung fork. Rigid fork na true axle. Bibili ka ng mga rigid fork ngayon. Anong price? Sa 2.5, 2.8 hanggang 3K, 3 plus. Tapos QR lang, di ba? Eh, frame set nito, 5.5, grabe. Anong feeling ko, knockout na eh. May headset pa, di ba? Ang matindi dito sa frame set na to, napadaming mounts. And may battle cage mount dito. Sayang nga lang, wala siyang parang provision sa fenders o sa rack dito. Parang may kulang eh. Tawang ko lang ha. Figure out ko pa kung uubra, kung paano discard eh. Weight check muna tayo. Check natin tong weight ng fork. Weight ng fork is 800 grams. 800 grams. Weight ng frame is 1.76. 1.76 grams. 800 plus 1.7, 2.5 kilograms frame set. Ganun din, ganun lang. Weight ng axle, 102 grams. Harap likod na to. Weight ng headset, nakasama, 85 grams. Ito yung included sa headset. Ito yung pang ilalim. Ito yung pang ibabaw. Volcano style. Ito yung dalawang bearing, pareho lang kasi straight lang siya. Ito yung top cap. Tapos, ito yung bolt para doon. Ito naman yung goma. Pantakip dito. Para di kalawangin. Tapos, ito yung pang preload ng headset. Para sumikip. Ayan yung headset na tama. Ito palang fork nito. Nakabit na yung star nut dito. Yung flower. Ayan, hindi ka na magpupukpok dito.
nakakabit na. Ang setup pa nito, hindi ka na rin magbabawas, hindi ka na magpuputol dito kasi sakto-sakto na din to. Ako hindi ko na ito babawas, hindi ko na ito bababa. Kasi ma-maximize natin yung ride comfort ng bike. Ang haba nito is 10 inches. Ang haba nitong steerer tube. Dito sa fork, ang axle to crown niya is 430 mm. Oversized to, hindi siya standard. Merong butas dito sa crown. Para kung meron kang gustong ikabit na basket, front rack, pwede dito. Dito sa gilid, may battle cage mount, kabilaan. May kasama na ring bolts. Okay na okay. Drop out is true axle, pang 100 by 15 mm na true axle. Yun yung hubs na pwede dito. Brake mount is post mount. Yung grit na flat mount yun na brake mount, mas modern yun, ito, mas gamit niya ang post mount, yung mas luma. Ang kagandaan nito sa post mount, pwede kang gumamit ng hydraulic brakes na pang MTB. Kung gusto mo siyang i-flat bar setup or i-loop bar setup, kung ayaw mo mag-drop bar dito, pwede mong gamitin pang MTB na hydraulic brakes. Yung flat mount kasi na style ng brake mounting, for road bikes or CX or drop bar bikes, kung hydraulic, puro mga naka-flat mount yun. Mas mura pati yung brake calipers ng post mount kaysa sa flat mount. Buti na lang, ganun yung ginawa ng traction dito. Ginawa nilang post mount to. Kung napakadami mong pwedeng gawin, options din. At dito yung guide para sa cable. Yun lang yung kulay niya. May touch lang ng red and yellow dito. Tapos black, glossy black. Yun yung kulay. Abit natin dito mamaya. Ang haba ng head tube ng frame is 7 inches. Talagang upright ka dito eh, kasi mahaba yung head tube niya. Dito yung klase ng bike na pangkarera, na priority aerodynamic. Kasi yung mga ganung bike, sobrang iksi lang ng head tube nun. Sobrang baba, para aero ka. Ito, priority nito is comfort. Para comfortable kang mag-ride kahit long rides, kahit commute lang. Very comfortable sa kanya. Yung head tube niya is straight lang, hindi tapered. Yung bearing niya is integrated na dito, may cup na dito sa loob. Wala ka na ipepress. Lagay mo lang yung bearing dyan. Good na yan. Dito sa frame, walang ibang naka-print eh. Ang naka-print lang dito sa frame, etong logo ng traction, yung kulay na yan, tsaka itong model. Doon sa harap, yung logo ng traction. Plain na lang siya lahat. Ito is glossy yung kulay. Hinahanap ko sa frame kung may naka-print na size, wala nalagay. Pero ang size nito, kung tama kaya to, 18. 18 inches. Tama naman, kasi yun yung request ko na size, 18. Ang haba nito is 56. 560 mm yung haba. Dito sa Rolo, mahaba talaga yung top tube niya. Parang ang hindi siya talaga bagay gamitan ng drop bar kasi mahaba. Yung sizing niya, kumbaga, hindi mo matatranslate sa road bike or sa drop bar setup kasi nga mahaba ito. Pwede naman siguro basta gamit ka lang mas maiksi na stem. And naging mas upright ka naman gawa nito. Chainstay length. Gano'ng kahaba ang chainstay niya? 450 yung haba ng chainstay niya. Haba nun. Pag ganun kahaba, hindi jumpy yung feel sa bike. More on mas stable siya. Especially sa descent or kung loaded, mas stable. Ganun yung mga chainstay length, especially sa mga touring bikes. Ganun yung setup. Check ko tong haba ng BB shell. BB shell width is 68 mm. Pwedeng-pwede siyang magamitan ng pang road bike na crankset. Kasi 68 mm yung BB shell width niya. Hindi ka magkaka-issue. Kabitan mo siya ng hollow tech na pang road bike na crankset, walang problema. Kabitan mo siya ng pang MTB, pwede rin. Kasi mag spacer ka lang. So, galing. Ang hub spacing niya dito sa likod is 142 mm. True axle. 12 mm yung taba ng axle na pasok. So, 142 yung haba niya. Dito sa Rolo, etong mismong frame na yung naka-true axle. Dun sa grid, parang removable yung dropout niya eh. So ito, built-in na dito sa frame mismo. Ayan na yun, naka-true axle na. Sa RD hanger, integrated yung pagkaka-true axle niya. Maganda kung kukuha si traction ng spare parts ng ganito. In case may mabalian sa atin ng RD hanger, may makukuha. Sana kumuha si traction. I-screw lang naman dito eh. Wala siyang tread dito, tsaka dun sa kabila. Kasi part na ng axle mismo, kung saan siya tinetread, dito na. And ito na yung tinetread. Ito, papasok dito. Hindi ko lang mapasok kasi nakabaon to. May maliit dito ang ini-screw eh. Angat ko lang to. Para malagay ko to dito. Yan, di ba? Tapos, ito, pag hinigpitan mo yan, hindi na matatanggal to. Oo, kung bakit ganyan yung design, ewan ko lang kung bakit ganyan. Pasok natin tong axle. Sana walang problema to.
Yung brake mount is post mount and cable routing niya, internal cabling dito papasok. Lalabas dito, may butas dito malaki. Mas yun ah, dito na. Ito sa kabilang side, dalawa. Papasok dito, internal cabling. Labas din dito sa ilalim. Tapos yan. Ito yung stopper para sa FD. Clamp type yung kabit ng FD dito. Bottom bracket is threaded. May dalawa dito set ng battle cage mount. Yung seat post na swak dito is 27.2. Dito may mounting ka din para sa rack. May included na na bolt eh. Tapos dito yan, sa butas na to yan. Tsaka magkoconnect ng rack. May bridge dito sa seat stay, tapos may butas. Pwede pang magkabit ng fender. Dito din sa chain stay, may bridge din na may butas. So, may fender mount ka pa din. Geometry nito, same talaga sa Marine 4 Corners. Kaibahan lang nila yung Marine 4 Corners. Steel frame yun. Siyempre, mas mahal yun. Sumura to. Geometry numbers, parehong-pareho eh. Tsura, parehong-pareho. Hindi mo makikakaila. Yung Marine 4 Corners, parang yun yung touring or commuter bike ng Marine. Kung meron ka nito, makakanan na kagano. Siguro nga ito, bagay lang talaga kung mag-short stem ka tapos naka-drop bar. Para talaga hindi sobrang layo ng pitch. Ganun din naman yung sa Marine eh. Yung sa 4 Corners eh. So, geometry nito, hindi natin pwede sabihin mali. Kasi, ginaya. Overall, maganda yung frame eh. Meron lang akong nitpicking dito sa frame na to. Kung ako may babaguhin sa frame na to, babaguhin ko yung cable routing nung para sa preno. Gagawin ko siyang external. Kasi internal, ayaw ko ng internal cable routing na preno eh. Medyo hassle kasi. Kung hydraulic, hassle. Kung mechanical lang, cable lang, walang problema. Pero kung hydraulic. Pero yun lang, nitpicking lang. Kasi bala ko dito setup. Naka-loop bar. Pero mag-mechanical ako dun sa loop bar setup. Try nga natin na ikabit yung fork para makita lang natin. Ito muna, kabit natin dito. Test fit lang naman. Bearing, kahit ano naman eh. Dapat ginawa ng traction, mga 12 inches na steerer cube eh. Pwede pa maglagay ng dalawang spacer siguro. Babaliktad ko nga ito para makita ko. Ito yung gagamitin ko stem eh. Ititingala ko siya. Gato! Ang tire clearance nga pala na pwede sa frame set na to is hanggang 27.5 by 2.2. Ganun kalapad. Pero kung gusto mo mag 700C, pwede siya hanggang 700 by 41C. Yung 700 by 41C, same lang siya ng diameter sa 27.5 by 2.2. Pero mas mapayat yun kasi 41C lang. Yung 27.5 by 2.2, mas malapad yun. So choice mo kung gusto mo malapad na gulong or mapayat, pero hindi mababago yung geometry kahit mag 700C ka or mag 27.5 ka. Pwede. Dito sa bike na to. Kaya ang galing nga eh. Ako ang gagawin ko dito is 27.5 na gulong. Baka 2.1 lang or 2.2 eh. Bahala na. Bahala ko siyang maglagay din ng fender eh. Kasi gagawin ko siyang everyday bike. Ito na magiging everyday bike ko, setup ko to. Hindi ko palang ma-start na buuan kasi may inihintay pa akong dumating ng mga ibang mga parts. Mga kulang ko dito, mga in-order ko pa. Lalo yung brake lever kasi gagamitin ko dito is yung Juventec na brake calipers. Yung mechanical pero cable actuated. Eh kailangan na brake levers doon is short pull. Pang road pull. In order ko pa yon. Bala ko sana dito, mag MT200 na lang ako ng series na hydraulic. Total, naka MTB bars naman ako. Kaya lang naisip ko, baka maisipan ko na mag drop bar din. Sometime in the future, para less hassle, hindi na ako mag hydraulic na MTB na pren. Para madali lang magkabit. That's it for this video mga kapadyak. Ayan yung traction rolo. Ito na yung pinakamurang gravel bike frame set na pwede nyo mabilis sa market. 5,500 SRP frame set na. With headset, with axle. Sulit na sulit. Sobrang mura. Available to sa mga traction dealers, mga bike shops. Hindi ko lang kabisado. Pero maganda, tanong nyo na lang sa page ng traction kung ano yung shop na malapit sa inyo na dealer sila. Kung saan kayo pwede makabili. Tsaka meron pala akong ginawang FB group na para sa mga owners ng traction rolo and traction grip. Join lang kayo. Kung interesado kayong magkaroon nito or meron na kayong ganito, pasok kayo, group natin yan. Available to sa pedal pusher sa Green Hills. Parang yun yung pinakang main na distributor. Doon ko ito kinuha sa kanila. Punta lang kayo doon. Nag-iwan din ako ng stickers ko doon nung pumunta ako. Abangan nyo na lang yung build video natin dito tsaka yung mga future rides pa na gagawin natin sa bike na to. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kitas na lang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak. So naghahanap kayo ng gravel bike dito kayo sa Green Hills. Ang pupunta nyo shop, yung pedal pusher bike shop. Malapit lang yung ng life cycle eh, ito. Dito yan.
Yan yung mga traction na bike. Madami pa ba? Stock. Hindi ko pala dito sticker. Ako, kasi maraming nagana. Oh, sige, sige. Maraming nagana. May pumunta pa dito. Ayan, dalawang frame ito. At saka may hubs ata doon. Uy! Dito sa pedal pusher, dito sa Green Hills, dito ka makakabili ng frame set ng traction. Yung bago, yung gravel bike nila, yung Rolo, tsaka yung grid. Yung price ng Rolo, traction frame set, frame fork, tapos headset kasama na is 5550. Ito namang grid, yung price nito is 8850, yung grid. Ganun din, frame set din, tapos may headset na din, kompleto na. Tapos kung cash, may less 5% pa daw. Kaya dito lang kayo punta sa Green Hills. Search nyo lang pedal pusher bike shop. Meron din mga built bikes ng traction dito. Ilan na, medium na lang na built bike. Yun na lang, medium na lang daw. Pero sa mga frame, may mga sizes pa tayo mapagpipilian din. Medium na din. Medium, small. Wala na small. Wala na small, medium na lang din. Ubus, maubus. Ito, kinuha ko lang yung frame ko dito kaya bumisita tayo dito.